Yon mga Nodi, welcome na naman sa panibago nating video. Ngayon ay samahan niyo ako na mag-repair ng washing machine. So, ang sabi ng aking misis is nag-auto-drain daw yung aming washing machine, kaya medyo nahirapan siya na gamitin yung aming washing machine. So, hindi pa daw tapos. Yung kanyang winawashing is ubos na yung kanyang nilagay na tubig. So, bale, pinasok ko na sa loob itong aming washing machine kasi mainit sa labas. So, ito yung aming washing machine. So, ito siya mga Lodi. At kukuha lang ako ng patungan mga Lodi. So, ito. Check natin mga Lodi. Baba muna natin yung drain, ha? Ayan, medyo may tubig pa na konti. Siguro, tira-tira yan. So, lagyan natin ng tubig para makita natin na kung sira nga yung ating drain valve. Ayan, mga Lodi. Nilagyan ko lang siya ng isang tabo. So, ayan, naka-wash siya mga Lodi. Check natin. Ayan, oh, dumadaloy nga yung tubig. So, tingnan muna natin then yung drain valve nito mga Lodi. Buksan natin yung cover. So dapat ingatan natin na huwag mabasa yung motor nito. So ito yung drain valve. So ito yung rubber niya nasa loob, baka na-deform ito o marumi na. Kaya yung rubber is nakaangat na dun sa pinakang plastic nito, kaya nagli-leak na siya. So, pag magbabaklas kayo nito mga Lodi, is tatandaan nyo lang kung ano yung pwesto para hindi tayo o hindi kayo mahirapan na ibalik sa dati yung mga binaklas nyo na part. So, tandaan nyo lang or picture nyo lang para may basihan kayo kung ano ang itsura nung dating binaklas nyo. So, di-thread lang naman to mga Lodi. Ayan siya mga Lodi. So, ito yung spring. Tanggalin ko na mga Lodi. So, medyo marumi na pala siya mga Lodi. Talagang magbabara na siya kasi medyo may katagalan na itong aming washing machine. Almost 5 years na to. At check natin yung rubber. So, ayan nyo, no? Kung napapansin nyo, madumi na nga. At ito yung pinakang parang seal niya mga Lodi. Dito, tumatagos yung tubig. So, ayan, no? Lilinisin lang natin yan mga Lodi. Madali lang yan. And then, yung spring dahan-dahan, baka maputol, mahirap maghanap nito. Ayan, medyo marumi na. Ayan, bali nakakawit lang naman siya mga Lodi. Tanggalin natin. So marumi na mga Lodi, oh. Pinakalawang na. At ito yung rubber niya. Bali ito yung nagbubukasara sa ating drain valve. So, linisan lang natin. Kukuha lang ako ng brush mga Lodi para linis na linis talaga. So, ito. Brushin natin mga Lodi para matanggal yung dumi. So pagka pagmalinis na, pwede na natin itong ibalik.
Teka lang pala muna mga lodi, linisin din natin yung drain valve nito, lilinisin natin to. Kasi may mga dumin rin na baka kumakalang sa ating rubber kaya tumatagas yung tubig. Bali, linisin lang natin mga lodi. Medyo may lumot na siya mga lodi, oh, kung napapansin nyo. Yan, kapag malinis na, ay pwede na nating ibalik yung ating binaklas. So, bale, mahina na ito yung spring na to kasi medyo may kalumaan na to. Bale, stretch lang natin mga lodi. Para lumakas ang pwersa niya mga lodi. Dahan-dahan lang. Baka naman maputol, mahirap maghanap nito mga lodi. Ayan siya mga lodi. So, bale, babalik natin. Mga lodi, ito yung nagbabatak sa rubber para umangat yung rubber nito mga lodi at dumalo yung tubig. Ayan. Bali, kakawit lang natin siya mga lodi. Ganito lang yan, oh. So, ayan mga lodi. Pwede na natin ibalik yan. Siguraduhin natin na malinis na yung ating rubber. Kasi kung madumi pa ito, ulit ito, is may posibilidad ulit na magkaroon ng leak ito. Ayan. At siguraduhin natin na tama yung pagbalik natin ng tread cup. Yan, so wag masyado nating kahigpitan kasi plastic lang ito, baka mabasag naman. Please. Magkakaroon yan ng leak. So ayan mga lodi. Tapos na. Testingin naman natin kung may naging resulta yung ating ginawa. Kukuha ulit ako ng tubig mga lodi. Wait lang. So, bali yung ayusin muna natin yung hose mga lodi. Baka mag-gumanas naman yung tubig dito ulit. Ayan siya mga lodi. So, lagyan ulit natin. So, ayan. Bali, wala na tayong napapansin na dumadaloy dito. At mukhang dry na mga lodi, mukhang effective nga yung ginawa natin. So ayan mga lodi, tapos na yung ating pagre-repair ng washing machine. Napakasimple lang yan mga lodi. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. At syempre kung nagustuhan nyo naman po, pwede nyo na pong i-like, i-share, at syempre huwag nyo na rin kalimutan na mag-subscribe. At salamat sa mga sumusuporta sa YouTube channel to. Hanggang sa muli, paalam!